ating Ama at ito'y ang ating iisang Diyos na lumalang sa atin. Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa? At bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kaniyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan kaming napamahal sa inyo. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman, samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Anupat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ama, at guro na tiisa, si Kristo na anak niya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ang itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang gabi po at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayo naririto upang magpugay sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kahapon po ay kapistahan ni San Carlos Borromeo, ang patron ng mga katekista at ng mga seminaryo. At kami pong lahat ng mga pari ngayon na naglilingko dito sa Quiapo, mula kay Reverend Jess hanggang kay Father Frank, na may na birthday ngayon, 83rd birthday ni Father Frank, ay mga anak ni San Carlos. At ang bawat obispo po ay may motto. Si San Carlos po, ang kanyang motto ay humilitas. Nang ibig sabihin ay humility, pagpapakumbaba. Siguro naalala ni San Carlos ang sinulat ni San Agustin, isa ring pantas ng simbahan. Nang tinanong si San Agustin, ano ang tatlong kailangan para makapasok sa langit? Ang sagot ni San Agustin, pagpapakumbaba, pagpapakumbaba, pagpapakumbaba. Tatlong hiningi, isa lang ang sagot ni San Agustin, pagpapakumbaba. Kung gusto mo raw tumulad kay Jesus Nazareno, makapasok sa langit, magpakumbaba ka. Walang mayabang sa langit. Bawal ang mayabang sa langit. May isa rin daw pong santo, si San Juan Climacus. Sabi niya,
ang demonyo, alam niyo, ang demonyo magaling magpanggap. Marami siyang pwedeng gawin maliban sa isang bagay. Alam niyo, ang demonyo pwede rin maghimala, pwede rin magpagaling ng mga may sakit. Ang demonyo, natatandaan niyo nung tinukso si Jesus, kabisado ang Biblia. Ang sabi pa nga ng demonyo ni Satanas, nasusulat. Aba, mas kabisado pa nga siguro ng demonyo kaysa sa atin ang Biblia. Kaya hindi lahat ng nagsasalita, binabasa at kabisado ang Biblia ay sa Diyos. Kayang gawin niya ng demonyo. Kaya ding lumipad ng demonyo. Tandaan niyo, anghel ng demonyo. Makapangyarihan ng demonyo. Pero sabi ni San Juan Climacus, isa lang ang hindi kayang gawin ng demonyo, ang magpakumbaba. Kaya nga may ibang mga manunulat, malawak ang kanilang imahinasyon. Kung idodrawing nyo ra po ang demonyo, sabi ng mga imahinasyon nila, ang demonyo daw po, walang tuhod. Kapain nyo nga yung tuhod nyo, may tuhod ba kayo? No? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, may tuhod ba yan? Pag walang tuhod, tumakbo na kayo. Delikado. Dahil ang demonyo raw, hindi marunong lumuhod. Hindi marunong yumuko. Kaya nga siya nagrebelde. Ayaw niyang yumuko kay Jesus sa Sareno. Tao lang yan. Anghel ako. Mas mataas ako sa kanya. Bakit ako luluhod sa tao? Bakit ako susunod sa kanya? Mayabang. Kaya ulitin ko, bawal ang mayabang sa langit. Pero alam niyo mga kapatid, hindi naman nag-uumpisa yan sa yabang eh. Sa totoo lang, yung yabang, bunga na lang yan. May mas malalim na sakit. May mas malalim na kasalanan kaysa sa kayabangan. At ano raw po yun? Pagpapaimbabaw. Ang pagiging ipokrito. Yan daw ang dahilan. Pag ang tao mapag-imbabaw, hindi malayo, magiging mayabang din yan. Kaya si Jesus Sareno, high blood na high blood. No, kung meron man talagang gusto niyong tumaas ang presyo ni Jesus Sareno, sa mga taong mapag-imbabaw. At ano ba yung simptomas ng pagpapaimbabaw? Paano nyo malalaman kapag ang isang tao mapag-imbabaw? Sabi ni Jesus Sareno sa Ebanghelyo ngayon, yung mga iskriba at mga pariseyo, nanuknukan ng pagpapaimbabaw. Sila'y mas nakatuon sa palabas at di kalaunan nagiging pabigat. Ang mapag-imbabaw daw, mapagbalat kayo. Kaya nga sabi ni Jesus sa Sareno, pakinggan nyo yung sinasabi, pero iba yung ginagawa nila. Pabalat kayo lang. Pakitang gilas lang. Palabas lang. Sa totoo lang, yung mga iskriba at pariseyo, mga relyosong tao. Nasa templo nga sila lagi eh. Nagdadasal nga sila lagi eh. Sumasamba sila lagi. Natatandaan niyo yun? Yung unang mahal na araw, panahon ng Paskwa, nung pinapatay si Jesus sa Sareno sa Kalbaryo, nasan daw yung mga pariseyo at mga iskriba at mga punong pari? Nasa templo, sumasamba. Kita niyo yung kabalintunaan? Sila yung nagpapapatay. Sila yung dahilan na pinatay si Jesus sa Sareno. Pero nung pinapatay si Jesus sa Sareno, nasa simbahan sila. Nagdadasal sila. Bakit? Anong diferensya? Ang pananampalataya sa kanila, palabas lang.
pakitang tao lang, pabalat kayo lang, namumulaklak ang kanilang salita, pero walang bunga. Ingat po tayo mga kapatid, kapag ang pananampalataya natin nagiging palabas na lamang. Bato-bato sa langit, umiwas na lang. Ang tamaan po, huwag magagalit. Alam natin, diyan tayo paboritong batikusin ng ibang tao, kahit ng kapwa Katoliko, tayong mga taga-Quiapo. Lagi nilang sasabihin, mga taga-Quiapo naman eh, ang galing-galing magsimba, ang lakas-lakas magprosesyon, ang lakas ng loob mamanata, ang lakas ipakita ang debosyon at pananampalataya sa Nazareno. Pagkaharap ang Nazareno, taas pa ang kamay, umiiyak pa, humihiyaw pa. Pero paglabas sa paglabas ng simbahan, ibang-iba naman ang buhay. Palabas lang naman yata yung nandiyan sa Quiapo eh. Pakitang gilas lang naman yata yung nakikita natin eh. Ang lakas-lakas sumigaw at kumanta ng Ama namin, pero yung kapwa ayaw ituring na kapatid. Buong-buo ang pagdarasal. Pero pag-uwi sa tahanan, ibang-iba ang pag-uugali. Naglalakad pa ng paluhod, sumasampa pa, ang lakas kumapit sa lubid, ang gaangga naman ng kamay manakit sa asawa at anak. Makikipagsuntukan pa. Mas masakit nga habang nagpo-prosesyon, magsusuntukan na. Masakit man marinig yun. Pwede ho bang patunayan natin na mali sila? Pwede ho bang patunayan natin sa poong Nazareno, hindi palabas ang ating pananampalataya? Hindi tayo katulad ng mga Pariseo at mga Eskriba. Hindi tayo katulad ng mga saserdote na binabatikos ni Malakyas. Pwede ho bang tulong-tulong tayo, patunayan natin sa lahat ng mga tao, tayo mga deboto ng poong Nazareno, hindi palabas ang ating debosyon, kung hindi paloob. Hindi palabas kung hindi paloob. At wag lang natin patunayan sa ibang tao, mas patunayan natin sa mahal na Senyor na tunay at dalisay ang ating debosyon. Sapagkat ang mapag-imbabaw at di kalaunan ang mga mayayabang, palabas lang, pakita lang. Kaya para sa kanila, sabi nga ng poon sa Ebanghelyo, ang mahalaga, posisyon, titulo. Sino ba ang nasa taas? Sino ba ang nasa pwesto? Sino ba ang may kapangyarihan? Sino ba ang dapat palakpakan at makita? Ingat po tayo. Pag ganyan na ang pinag-iisipan natin at pinagbibigyan ukol natin, nagiging palabas na lang ang pananampalataya. Hindi palabas kung hindi paloob. At ang ikalawang sintomas daw, kapag nagiging mapag-imbabaw na, pag yumayabang na, nagiging pabigat. Narinig natin sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus Sareno, kayong mga Pariseo, nagiging pabigat na kayo. Hindi nyo man lang iangat yung daliri nyo, ibang tao, nahihirapan na. Ang debosyon natin, mga kapatid, kung talagang nanunuot sa ating buhay, di kalaunan, hindi tayo magiging pabigat kung hindi tayo'y nagiging pagaan.
Pabigat ka ba sa pamilya mo? Pabigat ka ba sa asawa mo? Sa samahan nyo, ikaw ba ang pabigat? Kasi pag dumating ka, nakakaaway-away ang lahat. Pabigat ba tayo sa bayan? Pwede ho kaya patunayan natin uli sa mahal na Senyor yung debosyon natin sa mga nabibigatan ngayon, makatulong tayong pag-aanin. Sa mga nalilito, liwanagan natin sila. Sa mga natatakot, palakasin natin ang loob nila. Sa mga nagugutom, busugin natin sila. Sa mga nahihirapan, tulungan natin sila. Sapagkat ang tunay na mananampalataya, ang tunay na nanggagaling sa kalooban, ang debosyon, hindi nagiging pabigat, salip nagiging pagaan. Mga kapatid, pagdasal natin, natanggapin ng buong buo ng Poong Nazareno ang ating pagsisimba ngayon. Naghahanda na tayo sa piyesta, naghahanda na tayo sa Pasko. Sana, maging katanggap-tanggap ang ating mga gagawin. Hindi ito maging palabas, kundi maging paloob, nang gagaling sa loob, nagbabago ng ugali at buhay. Hindi maging pabigat, kundi maging pagaan, upang sa gayoy makarating sa puso ng Poong Nazareno ang ating dasal. Natitiyak ko ngayon, marami sa atin na nagdadasal. Marami sa atin ngayon ang mga deboto. Marami sa atin ngayon ang namamanata. Marami sa atin ang gustong maging mga alagad at tunay na mananampalataya. At lahat tayo gusto natin makarating sa Kanya ang ating dasal. Ang gustong makarating ang dasal nila ngayon sa mahal na Senyor, iparinig nyo sa Kanya ang inyong palakpak. Pero bukod sa palakpak, patunayan natin sa Kanya na wagas ang ating pananampalataya. Dahil, uulitin ko, bawal ang mayabang sa langit. Ang nakapapasok lang ay ang mga mapagkumbaba, hindi ang mga mapagimbabaw. At sana makita-kita tayong lahat sa langit kasama ni Jesus Nazareno. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, tanggapin niyo po ang aming mga dasal, ang aming mga sakripisyo, ang aming paglilingkod. Nawa, hindi ito maging palabas, kung hindi paloob, nanggagaling sa aming puso, nagbabago sa aming ugali at buhay. Nawa, habang kami papalapit ng papalapit sa inyo, hindi kami maging pabigat, sahalip maging pagaan kami sa aming kapwa, lalo na sa aming tahanan at sa mga nangangailangan. Mahal na pong Jesus Nazareno, tanggapin niyo pong aming pasasalamat at dasal. Tanggapin niyo pong aming mga alay at sakripisyo. Linisin niyo po kami. Turuan niyo po kaming maging tapat upang sa gayoy pagharap namin sa inyo, kami makatuloy sa inyong kaharian. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, lumapit tayo sa Ama at panalangin natin na linisin ang ating mga saloobin upang mapaglingkuran natin ang ating kapwa ayon sa kalooban at turo ni Jesus. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging taus puso nawa ang paglilingkod nila sa sambayanan at huwag nawa silang masilaw sa kangrangyaan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, naway patnubayan sila upang buong katapatan at katarungan nilang pamunuan at paglingkuran ang ating bayan at talikuran ang mga pakitang taong gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga alagad ng batas, mga abogado at hukom, ibatay nawa nila ang hustisya sa habag at pagmamalasakit ng Diyos upang mabigyan ng tunay na katarungan ang mga biktima ng karahasan at iba pang mga krimen. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kriminal, mga magnanakaw, terorista, at mga itinakwil ng lipunan, hipuin nawa sila ng Espiritu ng Diyos upang makaramdam sila ng habag at tunguhin ang landas ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga kaibigan at kamag-anak na yumao, pati na rin ang mga namatay at pinatay dulot ng gera sa Israel at Hamas, naway tumanggap sila ng walang hanggang kaligayahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ibulong natin ngayon sa Nazareno ang iba pa nating mga kahilingan. Panginoon, Ikaw ang huwaran ng aming pagmamahal at paglilingkod. Tulungan mo kaming maging tagapaghati ng iyong kagandahang loob sa aming mga kapatid na walang hinihintay na kapalit. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan, may manguna sa amin para ika'y balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawi ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Nawa ang mga dasal at alay natin tunay na manggaling sa ating kalooban. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ay nanang Diyos, ng kabiyak niyang puso ng si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang at pag-ibig natin ngayong awitin ang panalangin itinuro ni Jesus Nazareno. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung iba ang aming sinasabi sa aming ginagawa. Patawad po kung nagiging palabas na lang ang aming debosyon. Patawad po kung inahayaan naming sirain kami ng kasalanan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang tunay na dakila at mapagkumbaba. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon kapag Lunes, Webes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. sa finance office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Panawagan para sa ordinasyon. Si Reverend Jesus M. Madrid Jr. na anak ni Ginoong Jesus Madrid Sr. at Ginang Elizabeth M. Madrid ay nakatira sa 127 Labo Street, Barangay Paang, Bundok, Quezon City, na naglingkod sa ating dambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating na December 2, 2023 Sabado sa Basilica Minor ng Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo Corner, Biaterio Streets, Entramoros, Manila. Si Seminarista Edward Jason San Diego na anak ni Ginoong Eduardo San Diego at Ginang Maura San Diego ay nakatira sa 146 Paco Obando, Bulacan na naglingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanilang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating Cora Paroko, Reverend Father Rufino Siscon Jr., maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal sila Reverend Jess at Brother EJ. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo kaming maging handa tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin po ngayong ipagdarasal ang ating mga mahal na yumao, lalo na po yung mga pangalan ng mga yumao na ipinagkatiwala nyo po na ipagdasal dito sa Quiapo.
Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio, bigyan ng puwang sa Iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng Iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapagawa, pag-ayos at paglinis ng ating simbahan. Medyo marami-rami pa ho tayong gagawin. Sana po marami pa ho ang tumulong. Paghahanda po natin ito sa deklarasyon bilang pambansang dambana ni Jesus sa Sareno. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Naniniwala po ako, mas marami ang tunay na deboto. Mas marami ang dalisayang pananampalataya kay Jesus sa Sareno dito sa Quiapo. Kaya patunayan natin na tayo'y mga tunay na mananampalataya. Paloob, hindi palabas. Pagaan, hindi pabigat. Upang sa gayoy, tunay tayong basbasan ng Poong Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapakumbabaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.